Mga kapamilya sa Amang Panig ng Mundo, isang unforgettable na araw na naman na puno ng mabusong kwentuhan ng ating pagsasamahan dito sa I Feel You. Alam nyo, anuman ang mga pagsubok natin sa buhay, hindi tayo dapat matakot at mapagod na abutin ang ating mga pangarap. Walang makakapigil sa atin kung meron tayong sapat na dedikasyon at inspirasyon para sa mga pangarap na ito. Kaya naman today, ang makakasama natin ay patunay na ang pagiging matatag at matapang sa harap ng anumang pagsubok ang susi sa tagumpay. At sigurado kong miss nyo na siyang lahat. Pero bago natin siya muling makakwentuhan, ito naman ang na dapat ma-miss. Naku, 33 days na lang Pasko na! Kaya tumutok lang sa aming episode at hanapin ang mga muted words sa aming fill in the blank segment para manalo ng aming special na Christmas ayuda mula sa amin dito sa I Feel You. Bago natin makasama ang ating unstoppable na bisita, isang hindi rin nagpapigil sa mga hamon ng buhay ang ating makakasama. Dahil sa kabila ng hamong dulot ng pandemya, nagawa niyang makabangon sa pamamagitan ng negosyong kanyang sinimulan during lockdown. Kaya naman i-welcome na natin sa ating programa, Dennis Esguera from Imus, Cavite. Hi, Dennis! Hello. Dennis? Dennis or Dennis? Ano ba ang pronunciation? Dennis? Yes. Okay, Denise. All right. So welcome sa I Feel You. Hello po. You look so young. Ilang taon ka na, Denise? 23. Okay, let's talk about your business. Meron kang negosyo, Denise. Kwento natin yun. So, yung business namin nung boyfriend ko, yung business partner ko, is called Marka Macrame. So yun niya. Itulad ko nung sabi niyo, nag-start siya during the quarantine. Kasi may period yung quarantine, I think, yung May, na parang lahat naghahanap ng mga hobbies nila, ganyan. So everyone was cooking, baking, and then yung nahanap ko na parang new hobby ko is macrame. So yun, natuto lang ako online, so bumili ako ng mga cords online, and then nanood ako ng mga tutorials, and then maybe 1 week or 2 weeks after, nagawa na ako ng mga 5 to 10 pieces. And then yun, naisip namin ng boyfriend ko na we can sell it online. Pero hindi rin siya agad-agad. So it took us 2 months to actually create the brand, brainstorm about it. And then yun, so now we're on our 3rd month. So we launched last July. And then, okay naman. Happy kami ng boyfriend ko sa work. So basically, siya yung finance, logistics, ng business, and then ako yung nag-handmade ng mga pieces. Okay, macrame. Kwentuhan mo naman kami, ano ba yung macrame? Bakit siya tinawag na macrame para sa mga kapamilya natin? Hindi rin ako sobrang sure kung ano ang Filipino word, pero parang tahilang talaga siya. So, wala hindi. Parang kung bagay yung nag-ganchilyo, parang ganun. Parang yung pinasosyal. Nag-anchilyo. It's a macrame. Okay. At alam mo, maganda dyan, meron tayong sample dito. Pinadalan mo ako ng iyong produkto. Okay. Yes. So, yan po yung coaster namin. So, you can put your coffee or kahit mga flower vase. Yan. So, perfect siya sa mga boho bedrooms. Or yan. Yes po. May demo. Yan. Parang may home TV shopping demo na nangyari, oh. Oh, diba? Ganyan. Ah, kasi alam mo na uso ngayon yung ano, pagandahan ng table setting, hindi ba? Oo. Saka yun nga po, talaga yung mga wall hangers namin, yung mga posters. Kasi marami rin mga nagpapaganda ng house nila since everyone's working from home. So, nag-i-improve talaga yung mga home decors. Oo, kasi work from home na. So, ngayon, talagang pinapaganda ang bahay. So, would you say this is handmade? Ikaw ang gumawa nito? So, all the pieces po since July, I handmade everything. So, sobrang personal po talaga ng brand for me.
grabe. So lahat ng binebenta, ikaw mismo personally, wala kang ibang tao na nagagawa nitong macrame. Ikaw lahat. So kamay mo lahat to. Ang galing mo naman. So gano'ng katagal sa isang araw mo ginagawa ang mga ganito? Like with this one, how long does it take to make this? Yes, so usually 1 hour for that one. So turn back po talaga pag mga weekend, since I'm also a medical student. So pinagsasabay ko po talaga siya. Sleep shot. Thumbler holder. So you can put your thumbler para pag-aalis. Parang isa pa. Okay, mga demo tayo dito. Huwag ka mag-alala. Okay, yan. Thumbler, yan. Or so, sa mga makis. Best yan, mga dede ng bata, ay talaga nga namang dito na lang ilalagay. Oy! Dumedi ka na. Diba? Kaya ganyan mo lang siya. Okay. So, parang ganyan. Diba? Okay. So, these are all handmade. These are all made with love. It takes an hour to make a single product like this. Very nice kasi it's handmade. So, alam mong made with love, may effort and all, and locally produced. So, supportahan natin. But so far, ever since that you opened for 3 months na, diba? Kamusta ang sales? Okay. Bumalik na ba ang may profit na ba? So, nag-start po kami actually. Nag-capital namin is 10,000 pesos. And then, wala rin po kami masyadong expectations about it. Kasi nga po, parang passion project lang namin siya. Talagang gusto lang namin mag-start ng business together. So, nagulat kami na after a month, we're already earning. So, yun. Patuloy lang po. So, hindi naman namin ginagalaw yung earnings, parang ipon namin siya, and then we also use it to make the business larger. Wow, so lahat ay para, lahat ng kinikita nyo ay para lumabong business. So kamusta naman ang relationship nyo, lumalabong yun? Yes, okay naman po. Ang dami rin namin nadidiscover nung nag-start kami ng business, though we're together for almost 5 years na. Ayun, parang ang dami nang na-discover. Siguro yung mga strengths, weaknesses, kasi nahirapan ako nung una mag-adjust kasi nag-launch kami, wala pa akong online classes. And then pagdating nung August, yun nga, I had to juggle medicine and the business. So, nagulat ako na parang hindi ko pala kaya. But then, siya yung nagiging reminder ko na, ayan, ayusin natin yung time mo para we have to make sure na ma-meet natin yung orders for this week. But then, hindi mo pa rin mapabayaan yung business mo. Ayan po. So parang it strengthened the relationship. Yeah. So you know what, Denise? Congratulations sa inyong business ng boyfriend mo. It's thriving. Oh, hindi ba? And surprisingly, isa ito sa mga binibili ngayon ng ating mga kapamilya, ng ating mga kababayan, because we all want our homes to look better. We all want something nice to look at sa ating mga bahay, di ba? So, kung gusto uli nilang makita ang mga products na handmade ginagawa ni Denise, saan nga sila uli pupunta? Ayan, so you can follow Marka Macrame on Instagram and Facebook. So marami kaming upcoming giveaways and promos for the holiday season. So follow us if you want to keep to be updated. Once again, thank you very much, Denise, for sharing your story with us. Ayan mga kapamilya, kung gusto nyo ng products ni Denise, yung Marka Macrame, these products are made with love, handmade, ng isang aspiring doctor. O hindi ba? Kaya let's support local businesses. Sana lumago pa ang business ninyo at tumibay yung pagsasama ng boyfriend mo. Thank you, Denise! Thank you! Thank you! At sa ating pagbabalik, makakasama naman natin ang nag-iisang Diyosa na hindi nagpapigil na maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ang na-miss nating lahat, the one and only Ann Curtis, sa pagbabalik ng I Feel You. Marami ang humanga sa kanya sa iba't ibang karakter na ginampanan niya sa pelikula. Sa bawat role, buong puso niya itong binibigyang buhay. Drama man yan, gaya ng box office hit na No Other Woman. I'm not expecting you to forgive me. But please, patawarin mo na lang si Ram. At kahit sa comedy pa, tulad ng The Mall, The Merrier. Get out of my mall! Na
lalong minahal si Anne ng madlang people dahil sa pagpapasaya niya sa atin tuwing tanghali sa It's Showtime na umabot na ng 11 years. Mawawala muna ako for a while, but I'll be back. Kaya nang pansamantala niyang iwan ang programa para sa pamilya, marami talaga ang nakamiss sa kanya. Mula sa pangarap na maging isang mahusay na aktres, box office concert queen, at ngayon isang loving wife kay Erwan at mapagkalingang ina sa kanyang baby Dahlia. Isa-isa na nga niyang natutupad ang kanyang dreams. Ano-ano nga bang mga hamon ang hindi niya sinukuan para maabot ang mga ito? Kailan na nga kaya natin siya muling mapapanood araw-araw tuwing tanghalian? Wala nang makakapigil sa kamustahan at mapusong kwentuhan kasama ang unstoppable star and now a mom, Anne Curtis. Dito lang yan sa I Feel You. Welcome to I Feel You and all the way from Melbourne, Australia. Na-miss natin siyang lahat and we are so thankful na makakasama natin siya today. Anne Curtis! Hello! Hi, Anne! It's good to see you kahit dito sa virtual, online. Long time no see. Good to see you also and I hope you're doing well. We are doing well. That's also our prayer na sana you're all doing well, you're healthy, you're safe. You know, we're so thankful sa social media because we get to see snippets of your life there in Australia. And of course, your new baby, Dahlia, ang bagong pinababaliwan naming lahat. Thank you very much for sharing small videos of her. Kahit papano, parang feeling namin we are seeing her grow. Yeah. How's it like? How's Dahlia? How's the family? We are doing well. Everyone is safe and healthy naman. If ever anything, parang the silver lining, I guess, of this time for us personally is talagang nakakasama namin siya 24/7. As in, pareho kami ni Erwan, 24/7 namin siya nakakasama. So that's the good thing about this of course this crazy time. But yeah, we're doing well. I mean, ang bilis eh. Parang I felt like yesterday lang meron akong newborn. Tapos ngayon, mag-8 months na siya. Ang bilis. Magapang na. Nagso-solid food na, nakikita namin. Pero alam mo, isa sa napansin namin as a first-time mom, parang yung iba kasi, di ba, after nilang manganak, nahahagard sila. But I think this is your most beautiful self. I think you have become the woman that you are supposed to be because it radiates in your face. And even your selfies that you post online, yung without makeup, kitang-kita yung glow. Would you say that this is your most beautiful? Sa lahat, maraming salamat. Alam mo yun, parang, thank you so much. Alam mo, I mean, you don't think about that anymore. Alam mo yun, parang that's one of the new things I think that has changed. Na parang you become less conscious about yourself. Like it really doesn't matter anymore. Iba na ang focus mo, naging iba ang buo. Pero pag nakakarinig ka ng mga ganyan, nagpapasalamat na ako. Maraming salamat. I think it's very important, lalo na kapag bagong panganak. Kasi di ba, when you're going through postpartum, sometimes you feel like nawala na yung old self mo. So it, Totoo yun. Totoo yun. Especially, lalo na pag nag-start na yung hair fall, dami ko ng mga maliliit na hair. So, parang, and then, of course, kulang ka na sa tulog. So, you really, everything changes. And, but yeah, I agree though that this is the most beautiful I feel because the beauty that is surrounding me at the moment and maybe because it's because of Dahlia that I'm able to feel all this love and be the best version of myself. Parang there's so much love overflowing. And it took a while. Everyone was waiting. When are you going to post her? After you gave birth, lahat naghihintay. Kailan kaya namin makikita si Dahlia? Until finally, when you guys were ready, you really posted a photo of her. At unanimous decision, kamukha siya ni Erwan. Yes! Isa siyang little Erwan. Yun talaga ang napagkaisahan ng sambayanan. May maliit na Erwan, na girl version. Mini Erwan siya.
nakakatuwa nga na parang sabi ko, grabe no, 9 months ako yung nagdala. Pero ang kamukha talaga ay si Erwan talaga. Pero so far, nakikita ko naman a lot sa ugali niya. Lumalabas na yung pagka-ako. Tsaka feeling ko, baka magiging singer din siya tulad ko. Oo nga, kasi may mga binupost kayo na parang she likes to hum. Do you sing to her also? Her all the time. As in, hindi pa lang siya, may kinakantahan ko na siya ng mga nursery time. Ganyan. Gandang-ganda naman siya sa boses ko, thankfully. What's your fondest memory during this whole pandemic with Dalia? Like, talagang nakaupit na siya sa puso mo. I'm sure madami yan. But if there's one thing that stands out. There are so many because I think, because I've been with her 24/7, I've really witnessed all of her firsts. That first smile. Ba't ako naiiyak? Ano ba naman yun? Postpartum. Ganyan talaga, ganyan talaga. Iiyak sa lahat ng bagay, super. Yeah, like her first smile, her, the first time na talagang she learned how to reach for me. Like ngayon, ngayon alam niya na yung when I read up about it, the separation anxiety, marunong na siya, kumbaga sa atin nangingilala na. Mm-hmm. So, tapos, alam mo yun, yung just the, all these little small things. So I guess to answer your question, ang dami ko nang sinasabi. I guess to answer your question, I can't choose just one. Because every day there is something new that has been like a really favorite moment. Every day is a memory. Every day is a cherished moment with her, I am sure. At 8 months, I'm sure, nag-a-utter na siya ng words. Nasabi na ba niya ang mama and papa? Hindi. Ang, she's doing... But narinig namin siya, di ba? She likes to parang hum and parang sing. Yeah, so she's doing the ta-ta-ta-ta. Da-da-da-da-da. But no ma-ma-ma. Although I feel I've heard it once. Feeling ko naman narinig ko na siya ng isang beses. Pero wala pa. Wala pa. Wala pang mama. Anong age ba yun, Tony? Anong age ba magsa-start yung mama? With around, feelings. Yung around this in, time. Feeling ko around the... Ah, isi-sevi mga ganito around this time. Nagsabi na ng mga mama, dada. Pero since nagsasalita na siya on the way na yon. Oo. One of these days. Okay. And how exciting. So exciting. And of course, since you're together 24/7, hindi mo mamimiss lahat ng moments na yan. With Dalia. Alam mo, Annie, yung isa siguro sa gusto naming malaman is, kasi wala ka dito sa Philippines, you gave birth dyan sa Australia. If you could just take us back to that moment when you first held Dalia, what was that like for you? That's when you really feel that kind of unconditional love. Na it's an explosion of emotions na that just takes over you. Syempre, aside from the fact yung hirap ng giving the whole process, diba, of actually giving birth, and then finally when she's handed to you, all of that pain and you, it just kind of dissipates, and then your world, you're basically holding your world and your universe in your hands. How is Erwan as a father? Very hands-on. It's the first time na I'm seeing, of course, the side of him. And nakakaaliw, nakakatuwa, lalo na ngayon, he started yung solids niya, complementary feeding. So, this is a time for him to enjoy it kasi forte niya yun eh. And so after we were done with all yung mga purees and mga first foods niya, now is the time that he can really play around. So gumagawa siya na parang mga gourmet baby food para kay Dalia. So naaaliw ako na makita yun. And yeah, he's been great. He's been really, really amazing and really, really supportive. So how did Dalia strengthen the relationship of you and Erwan? Alam mo, parang, ano yun eh, diba? When you start off as boyfriend and girlfriend, it's a new level. When you get engaged, it's a new level. When you get married, para kayong new level of falling in love all over again.
And then when you have your first child together, it's such a, I can't explain what kind of love it is, but it's a whole different level altogether that we've ever experienced. It's just all amazing. Parang you're in heaven just thinking about everything and how blessed and how grateful you are. And of course, our topic today is yung reaching for your dreams, and you have become very aspirational with everything that you have been through in your life, in your career, and you're really that person who went after her dreams. Na talagang walang imposible. You did concerts, you did movies, you did hosting, you did almost everything, hindi ba? And you're able to conquer every area of that aspect in your life. When you look back on your life and you look back at the journey, gaano ka-rewarding yung feeling? I think it is very fulfilling. Lalo na naalim mo, pinaghirapan mo ang lahat. Na it was a very, very slow climb for me to be able to attain those dreams that I really aspired to do. But I really worked hard for it to make it happen. And that's why it all the more, it was very, very fulfilling for me to be able to reach those dreams that I have longed for so long. So yeah, and now looking back, a lot of crazy things happened, but each and every step, even all the mistakes that came along with it, I have no regrets because it's who I am today, you know, and yeah, I'm excited to eventually one day share that whole crazy journey with Dahlia when she's old enough. So, ang Showtime ay 11 years na. So, for 11 years, it has been a part of your life. For 11 years, nagla-launch ka with the family. Hindi ba? And then, all of a sudden, bilang, mag-almost 1 year, nag-normalize uli yung buhay mo. Ah, ganito pa lang ang itsura ng lunch every day. Oo, grabe. Grabe talaga. As in, parang, alam mo yun, parang sabi ko nga, grabe, for 11 years yung everyday ka nag-work. And then, ano pa yun, parang after Showtime na, which is from, it's 12 to 4, pero syempre andun ka na sa studio na mga 10:30, 11 ka mag-aayos ka. Then, after 4, meron pa akong mga work after. So, parang it was only now na parang na-enjoy ko talaga ang buong araw na work. Walang ginagawa, or this is when I was pregnant. But then after, when I have Dahlia na, ay, busy na ulit yung life ko. Alam mo, marami pang mga masasayang kwento na ibabahagi sa atin si Anne, mga kapamilya. Alam kong bibitinin ko muna kayo dahil marami pa kayong gustong malaman sa bagong chapter ng buhay ni Anne. Pero we have also surprises for her sa ating pagbabalik. Sa ngayon, magbibigay muna kami sa inyo ng Christmas ayuda sa ating Fill in the Blank. I think it is very fulfilling. Lalo na naalim mo, pinaghirapan mo ang lahat, na it was a very, very slow for me to be able to attain those dreams. At tuloy-tuloy pa rin ang ating mapusong kamustahan with the one and only Anne Curtis all the way from Australia. Kanina kinamusta natin siya sa kanyang bagong buhay ngayon. Pero ngayon may gusto pang kumamusta sa kanya. Kaya ito yung sinasabi namin sa iyo, Anne, na may pasimple surprise lang kami for you. Yung mga kababata mong sina Joanne Umali, Kai Argulio, and Nikki Coscoluela. Hi, Joanne, Kai, and Nikki! Hi, hi! Hello! Ayan si Kai, si Nikki. Where am I? And of course, si Joanne. I'm Mars. Hello! Hi! Sorry naman sa... Oo. And alam namin marami kang group of friends. Of course, you have the It Girls, you have your friends in Showtime, pero sila ang mga friends mo. It Girls. Girls din. Sila ang the original. Sa school ba or sa... Sa village namin. Sa subdivision. Sa village nyo. Okay, Kai, Nikki, and Joanne. Nung friend nyo si Anne, of course, she was still starting in the industry, di ba? Yep. Or di pa siya, yes. Anne, is noon, nung naging kaibigan niya siya.
Hindi pa. Paano kayo naging friends lahat, Nikki? Magkakapit bahay kami. Isang village lang kami nakatira lahat. Tapos yun, yung mga bata, magkakakilala dun sa village na yun. Especially yung mga magkaka-age. Kay, nung bata kayo, nag-aartista na si Anon? Or hindi pa siya artista nung naging friend niya siya? Hindi pa. Nagulat ba kayo? Or alam niyo na na mag-aartista talaga tong friend niyo? Hindi kami nagulat kasi ang ganda na niya, bata pa lang siya. Parang wala nang awkward. Nakakainis, di ba? Confirm na siya, di ba? Tapos kumasayaw siya doon, kumakanta siya, ganyan. Performer. Oh, so bata pa lang. Ganun na talaga si Anne. Oh. Ganun na talaga siya. Entertainer na talaga siya. She's already the life of the party, kumbaga. Parang ganun. Paano niyo na-maintain yung friendship ninyong lahat? Mabait kasi si Anne sobra eh. Grabe sa to. Kasi dati kasi pag sobrang ganda, di ba binubuli? So, minsan binubuli siya. May friend kaming ganun, Hindi ko na maalala kung sino. So yun, ganun pa rin. Nice pa rin niya. Tapos kahit anong pagawa mo sa kanya, gagawin niya, ganyan. Tsaka nung nagsistart pa lang siya, nakakalabas pa kami. I mean, every summer, tama ba? Or more than once a year, nakapag out of town pa kami. So yun. Pero ikaw, Anna, parang how important is it to maintain yung mga friends mo noon na hindi rin taga-industry? What do they give you? Alam mo, I think it's very, very important. Aside from it keeping you grounded as well. But of course, parang it's so hard to find genuine friends. Alam mo yun that will really stick with you through thick and thin. And will also tell you, parang, and be give you very honest opinions na walang sugarcoating or someone... it's also a group na you can be yourself kasi kilala ka nila from the very, very beginning, diba? From the time that, like, I was, like, si Joanne, nakilala ko nung nagbe-visit pa lang ako sa Pilipinas. So, kilalang kilala ka. So, I think that's what's very important. And, like, aside, what I really appreciate with the peeps is, aside from us, like, growing up and having our own families, and at one point talaga we even had our own group of friends, may kanya-kanya silang group of friends then. Like, now what I value about it is they're a group also that keeps me intact with my relationship with, like, having a Bible study group. Sila yung that keeps me, you know, parang, how do I put it, like, that's able to keep me closer. Alam mo, I think it's very important that you have a group like that around you. And that's why I value them. Although, hindi kami nakakagawa on the past 2 Sundays. So, that's how you keep in touch. Yung spiritual side nyo, talagang ginagawa yung in-sync to each other para maging strong yung faith ng isa't isa and to encourage one another also. Ikaw naman, Nikki, if we look back, nung bata, mga bata pa kayo, have you always known Anne to be a someone, a go-getter, na talagang she will work hard for her dreams, to reach for her dreams? Ganun na ba siya talaga noon? Oh, I think so. Kasi parang sa kanya yung pag-aartista, ano talaga, trabaho. Parang never kong nakita sa kanya kapag, like, pag private, ano, like, private gatherings, pag kami-kami lang. Parang wala talaga siyang star factor. So, ano yun, parang sa kanya, it's work, parang it's to better herself and her craft. Nothing really, yun nga, yung pagiging malaki yung ulo, ganyan. So, kaya siya siguro, nandito siya where she is right now. Talagang hindi siya nagbago sa inyo, yun yung one thing na na-notice nyo. Pero ikaw, Joanne, ano yung isang bagay naman na nakaka-proud kay Anne bilang isang friend? Naku, ang dami, hindi lang konti. well, ngayon, ano, syempre, I'm proud of her kasi may bagong phase in life na siya, she's a mother. And talagang she's doing well, actually. Sa kanya nga ako tumitingin yung mga videos nila ni Erwan na gumagawa ng food. Food.
Nakaka-insecure. Parang panaya ako sa anak ko. Kasi halos yung baby namin eh. So, steamed something lang. So, nakita ko, ah, pwede na nga palang lagyan ng ganito, no? Tsaka ganyan. So, ayun, I'm proud of her kasi aside from thriving as an actress, she's also thriving in her motherhood. Thriving ba? Ayun. Ayun. So, ayun, nakaka-proud. Ikaw naman, Kai, bakit sa tingin mo aspirational si Anne sa maraming mga babae who are looking up to her? It's because in all aspects, it's not limited to her craft as an actress, naging singer, performer, and in every aspect, she gives it 100%+. So that alone is very, very inspiring. Yun nga, yung simple pag-prepare ng meal ni Dahlia, all out talaga. So marami talagang parang it's not just in the acting career. So maraming talaga siyang may inspire na women out there. Beautiful. Thank you very much, Jo and Kai and Nikki, for sharing your time with us. Thank you, Ben. Thank you so much. At itutuloy pa natin ang Kamustahan with Anne Curtis maya-maya lamang. But for now, kayo muna ang bibigyan namin ng chance na manalo ng Christmas ayuda dito sa ating Fill in the Blank. Very, very important. Aside from it keeping you grounded as well, but of course, parang it's so hard to find friends. Alam mo yun that will really stick with you through thick and thin. Mga kapamilya all over the world, sa December 6 na, save the date! At kung ano ang mangyayari, dapat yung abangan dito lang sa I Feel You! At hindi pa rin tapos ang ating fun kwentuhan with Anne dito sa I Feel You dahil may isa pang gustong sumali sa ating masayang usapan para naman mag-hi kay Anne. Let us all welcome on the show Anne's baby sister, Jasmine Curtis! Hi! Hi, Sasha! Ikaw talaga, nagme-message pa tayo. Surprise! Hi, Tony! Hi! So, kwentuhan nyo kami, kailan kayo ulit nakikita magkakasin? March, nung kakapanganak lang ni ate. Parang ano, your aunt Tony was saying, if you were able to fly, sabi ko, yun nga, buti na lang, you were able to fly. Yeah, thank God. Kasi nakasingit ng isang araw na we got to spend with Dahlia. And then right after, pagbalik ko dito, lockdown na. So, could you imagine? Sana so, huli mong nakita. Yes, huli mong nakita si Dahlia Jazz. Newborn pa siya. Yeah. So, ngayon, pag nakikita mo siyang gumagapang na, nakaupo na, nagsosolid food na. Ang ano, nakaka... And what's the term called? FOMO. Yung sana nandun din ako. Sana I get to hold her also. But I guess, you know, when the time is right, pag okay na yung mga restrictions, lilipad agad ako doon para I can at least have some ano naman, have some bonding with everyone, with her also. Ano ang feeling na makita mo may baby na yung ate mo? Surreal. Parang it's so unbelievable that nakakasama ko siya throughout all yung may tao kang nakitang as your ate, then nag-shift yung perspective mo sa kanya na bukod sa ate, ngayon she's also a mother, and also with that, you know, our relationship as sisters, it's also transforming kasi there are things now na when she was just an ate to me, ngayon nakikita ko, ito yon, it will now be on Dahlia. Good luck, Dahlia. Good luck sa mommy mo. Kasi I know that feeling, but it's nice kasi you understand and you know where it comes from, and the growth of that
that personality, change then or yung growth from where a person begins, diba, of their new chapter in life. It's just so nice to see and be shared also to us. Indeed. Ano mo, actually, I think we had that very short conversation with your sister, si Anne, na hindi lang tayo ate, minsan bumuborder tayong nanay at kapatid natin. Yeah! Kaya yan. Sobrang totoo. Yung pagiging strict, yung pinapakailaman natin lahat. Love life, lalo na. Of course. Kahit na nasa tamang edad na sila, nakikialam pa rin. Okay lang ako doon ngayon. Ngayon okay na ako doon. Ngayon pa ganun pa rin ba si Anne sa'yo na may anak na siya? Nag-aano pa rin ba siya sa'yo like sa mga texts? Yeah, she does. And you know, she's still like parang oh, ano to? Anong kwento niyan? Or balitaan mo ako diyan, update mo ako. And it's more now it's more parang mas gusto kong mag-share, mag-update or you know, there's a bit more maturity then on my end. Na before when I was a teenager, parang you just want your own thing going on, and parang gusto mo ako yung marunong dito, ako yung may alam sa ginagawa ko. But now it's you understand, and also ate din naman ako sa younger brother namin, but different yung system namin. So sometimes I understand where her perspective is from, but other times I'm like, gosh, ang strict ni ate. Sana hindi ganun yung tingin sa akin ng younger brother namin, na hindi ako strict. Ako yung cool, ako yung ganun. So yeah, she's still very much, uy, anong meron? Anong involve me, ganun. Oo. Natatawa ka. Parang may gusto kang sabihin. Asa ate? Wala. Alam mo yung ganun pa rin naman ako. I mean, even if I know that nasa right age naman na siya, nasa tamang edad na siya, may sariling pag-iisip, nag-mature na naman talaga siya. Hindi ko pa rin alam. It's true. It's true. But I think like now that she is more mature, yung approach, yun yung nag-iba. Imbis na lahat na parang pagsasabihan mo kaagad. Ngayon nakikinig ako para ano ba to? Ano bang nangyari? Ganyan. Ano bang chika dyan? Ganun na ako magtanong. Hindi na yung ano tong nabalitaan ko? Or ano yes. Tapos ganyan. Wala nang ganon. Oh my gosh. Ganyan tayo. Mature na rin. Oo, ganyan tayo mga ate. Yung pag may nalaman. Ang text agad. Attack. Oo. Oo. Na, pero alam mo, isa sa mga hinahangaan ng mga tao sa dynamics niyo as sister is how supportive you are of each other. Like, it's so obvious, like, when with Jazz, you're so supportive of your sister. Si Anne, talagang when you do something, she's there for you all the way. And I don't know if you went through that stage also, Jazz, na when you were starting, yung tawag sa'yo is, of course, kapatid ni Anne. Yeah, of course. Yeah. Ay, ganun talaga. Ito yung kapatid mo. Paano nyo yung na-handle as sisters? We just accepted it, I think. Because ako, coming into it, I was always so aware. Even before, pagbitbit lang ako nila ate ni mama sa taping, yung, di ba, ate, pag nakikisama ako, or pag, kahit dumadalaw lang ako kay ate noon, yun na talaga yung tawag sa akin. Yung kapatid ni Anne nandyan. So it was never viewed negatively in my through my ears or from my eyes. Parang normal. And then sa amin naman kasi ni ate, it was never really a thing. So, yeah. Dead mom. How proud are you, Keja, that she's carving her own path in the industry? You know what? As an ate, grabe yung, you just so proud. Like, every time I watch her films and every time anything that she does and I see how she succeeds, it makes me so proud. Because, you know, when you look at your little sister and you remember everything about them,
And then you see them bloom and come into their own and figure out like what they want to become and find their own direction and succeed in making it happen. Alam mo yun, it just makes you beam with having fun, right? So yeah, I'm so proud of my little sestra. Bah, iyak ko. Oh, naiyak si Jazz. Alam mo, bubog ng mga kapatid natin yan. Pag sinabi natin proud tayo sa kanila, naiiyak. It means a lot. It means a lot. Yeah, it really does. And especially, you know, kayong dalawa, you have this prestigious names in our industry, and it's really, you guys have these like careers that people look up to, and to hear it from an Ann Curtis, it's like, you know, I know you're my sister, but I also know how hard you've worked to get where you are and to achieve that status of a name and that level of prestige. So parang shocks and yun, like not everyone gets to hear that from their sister, let alone an Ann Curtis, you know, professionally and personally. Parang asko. Alam mo, inspiration ko rin yung mga sisters kasi together, separately and together, actually, we reach yung for each other. And you support each other. So, if there's one thing that you're grateful for sa kapatid nyo, ano? Is for her being so understanding. Because, you know, I mean, as an ate, I also make mistakes. Grateful to have a sister that is so understanding, and I guess it's really nice that the mental that I still understand because the love will always be. I also hear horror stories of sisters never talking again, but you know, us, we always have. I'm very grateful that she has that wisdom and understanding, even if she is much younger. I'm about 9 years younger. Years younger than me, she has so much wisdom. That's what I'm so grateful for. I'm really grateful for Ate sharing her life with me. And by that, I mean yung mga advice, yung mga lessons learned, her experiences, and her life talaga, yung moments na we get to share na kami lang, secrets that we get to share na kami lang. It gives me so much, what do you call it, so much to hold on to and so much love to nurture. And she's the one person that no matter how much we don't talk, you know, when because may hindi kami pagkakasundo, we still end up finding ways to go about it, and we don't let it hinder us from developing that relationship. Yung nga sabi ni Ate, there are horror stories of sisters never talking again because may hindi pagkakaintindihan, and I'm just so grateful we're not that type and that we can get through any miscommunication or misunderstanding, because that's how open she is about herself, her life with me and with the rest of the family. So I'm grateful ganun kami sa isa't isa, and as an ate, she's taught me to also be like that as an ate to my younger sibling. So it's something you can only learn from someone who's willing to share. Aww, ang ganda nun. Thank you very much, Jazz, for sharing your beautiful story of relationship. Yung ate na si Anne, thank you. We learned a lot. Thank you, guys. Bye, Jazz. Bye, guys. Enjoy. At syempre, mga kapamilya, kung akala nyo tapos na ang ating kwentuhan with Anne, naku, madami pa tayong pag-uusapan kasama siya sa ating pagbabalik, isang special segment with Fanatics. Dahil ang mga fans ni Anne mismo ang magtatanong sa kanya sa pagbabalik yan ng I Feel You. Excited ako to answer some questions from my fans at kahit paano makita ko sila virtually. So, game! Hi Ate Anne, it's me again, Steph from Manila. Ate, ask ko lang, kamusta yung experience niyo before and after giving birth to Dahlia? Ano yung mga naging struggles niyo and paano niyo na-overcome? Thank you and see you soon!
before giving birth and during my whole pregnancy, it was actually a very fun experience. Ang saya kasi madami akong ginagawa, tapos very busy, I had so much energy, nagpasikat pa ako. But then of course, after giving birth, all of that changed. It became a whole new journey for me all over again. It was a different but wonderful experience for me. So I was very, very happy to enter this new journey of motherhood talaga. There are so many responsibilities, so many new discoveries that I found out about myself, and also discovering new things about my daughter. This journey, I would have to say, has been, although challenging, it has been fun and worth it because I love Dahlia so much. Oh, hi Miss Anne! This is Chunyoung from Pampanga. I just wanna ask, gaano kahirap yung mga naging adjustments ngayong pandemic for you and your family dyan sa Australia? Of course, it's a very difficult time. I think the pandemic is definitely an experience that all of us will never forget. Us here in Melbourne, we have been in lockdown this whole time. Recently lang talaga nag-ease ng restrictions. So all of us have just been staying home to stay safe. If ever anything, of course, ang ganda lang kasi I've been able to spend a lot of time with Dahlia and of course with my whole family. And also at the same time, marami din kaming natutunan. I also picked up some new health and wellness practices na dapat talaga gawin. Like, all the more now, I know how important it is for us to be washing our hands properly. Whenever I go out to my supermarket run, pagbalik ko talaga, agad-agad, I will shower. At least ka agad ng mga damit, shower talaga, just so I know that I'm very clean before I hold my baby. And of course, apart from that, taking multivitamins such as Enervon, it has really been my number one priority to help boost my immunity and keep myself protected, especially during a time like this. Hi, Miss Anne. I'm Algie Perea from Dainay Indang, Cavite. What advice can you give to everyone about self-care? Advice that I can give everyone there about self-care. Well, for me, for example, I am taking Enervon because it has really helped me boost my immunity, lalo na ngayon na pandemic. Why? Because more than just the vitamin C, it also has B vitamins for more immunity and energy. Tapos saan ka pa? 650 SRP per tablet lang. Kaya sulit talaga siya. And because I have more immunity from Enervon, I'm able to do the things that I need to do. But aside from everyone else, for mga the breastfeeding moms naman, I'm sure nagtatanong din kayo, as a general precaution, we recommend that you consult your doctor before taking any medicine. Your doctor will be in the best position to provide you with the appropriate medical advice. Ayan. But for me, of course, I was given the clear, so I take Enervon because I know that it has also helped boost my immunity to enable me to do the things that make me happy, like playing with my baby or helping out in the kitchen with Erwan. At para sa lahat naman, it's really important that you don't forget to boost your immunity. Dahil pag may more immunity, mas happy. Hi, Miss Anne. I'm Nestor Kahukumpo from Manila. And idol po talaga kita in so many aspects, lalo na po sa fitness. I would just like to ask if you can share some tips to your fans on how to have a healthy lifestyle. Thank you po. Of course, aside from eating healthy, working out, and of course, making sure that your mental state is okay, I would recommend taking vitamins. I believe that it is considered an essential during this time because it has helped me boost my immunity and protect me because takot talaga ako makapag-uwi ng sakit sa aking pamilya, lalo na kasi I'm the one who is assigned to go out and get the groceries. So talagang gusto ko I know that when I step out of the house, I am protected. So yun na nga, so that's why it's very, very important for me to take Enervon every day to not only help protect myself, but also my family, tulong para walang maiuwing sakit sa pamilya. Hi, Miss Anne! I'm Eloisa Morong from Lucena City, Quezon Province.
ano pong message ninyo sa mga fanatics na sobrang miss na kayo? Una sa lahat, of course, I miss everyone back home. I miss my fanatics. Actually, all my followers, all my fans na talagang who keep me updated with everything that is happening there through all my social media accounts. So maraming salamat. Even though we're apart, you're always in my heart, guys. So thank you so much for all the love and the support that you have given me, even though we're so far away from each other. At dahil importante kayo sa akin, I would like to take this opportunity to remind all of you to continue boosting your immunity every day with the help of Enervon. Dahil iba ang demands ng new or next normal, most especially for us na mga moms, and actually for everybody, for all the commuters, and most especially dun sa mga back to work na, all the more you need to boost your immunity. Kaya I would really recommend for you to take Enervon every day. Every day yan ha, to help boost your immunity, tulong para walang maiuuwing sakit sa pamilya. Dahil pag may more immunity tayo, mas magagawa natin ang mga nagpapasaya sa atin. Kaya ingat kayo ha! Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming salamat sa aking mga fans for the wonderful catch up with all of you guys. Sobrang na-miss ko kayo. And I really can't wait to see all of you when I get back. And of course, I would like to thank I Feel You for this opportunity for me and my fans to connect again. And maraming salamat for this amazing episode. I had so much fun. Thank you! I feel you. Okay, I would really recommend for you to take Enervon every day. Every day yan ha, to help boost your tulong para walang maiuuwing sakit sa pamilya. Mga kapamilya all over the world, sa December 6 na, save the date! At kung ano ang mangyayari, dapat yung abangan dito lang sa I Feel You! The best Christmas gift for me is to have a healthy and happy life. And my prayer for Christmas is that we can eventually find a cure for the coronavirus so we can go back to our normal life and we can travel again. Para sa akin naman, magkaroon kami ng sariling bahay, maging safe yung mga kamag-anak namin dito sa Australia at sa Pilipinas, and then maging stronger ang relationship namin mag-asawa. Merry Christmas! Ang pinakamagandang regalong matatanggap ko ngayong Pasko ay ang pagka-recover ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ang mga COVID patients all around the world. Ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ngayong Pasko ay bumalik sa normal ang buong mundo. The best Christmas for me this year para sa personal, kasi since mag-graduate ng anak ko ng high school dito sa Korea at napakahirap po ng university entrance exam. So, thankfully, sa tatlong schools na nag-exam po siya, dalawang university po ang naipasa ng anak ko. So, for that is the very best Christmas kasi dito sa Korea, halos lahat ng parents, yan po ang talagang biniwa-worry ang mga entrance exam sa university. Pangalawa, sana kung magkaroon ng dunas itong COVID-19, sana it one of the best Christmas na wish ko, hindi lang para sa akin sarili, kundi para sa lahat ng mga tao sa mundo na natatakot sa COVID-19. Merry Christmas everyone! Thank you! Ang pinakamagandang regalong matatanggap ko ngayong Pasko ay simple Christmas card from my daughter. She's 4 years old. Chaka, 3 years old na kasi siya, hindi nakakasama. And for my takeaway naman mga kapamilya, muli tayong na-inspire sa inspiring story to stardom ni Ann Curtis at relate na relate din ako sa kanyang mga pinagdaanan dahil ang pagtupad ng ating pangarap, alam nyo ay hindi talaga madali. Kaya maraming moments na matatakot kayo, panghihinaan kayo ng loob at marahil magdududa kayo sa inyong kakayahan. Pero dahil sa mga challenges na ating haharapin along the way, pag talagang pinatibay nyo ang inyong sarili at naniwala kayo sa inyong sarili, nothing is impossible. Pero, syempre, palagi nating tatandaan na ang pinakasandata natin in achieving our dreams ay ang tibay ng loob at pagtitiwala na kaya nating makamit ang ating inaasam-asam na pangarap because
dreams do come true at mas masarap ang tagumpay kapag ito ay pinaghihirapan. Kasing sarap yan ang ating pagsasama at kwentuhan linggo-linggo. Kaya maraming salamat po sa patuloy niyong pagmamahal at suporta at magkita-kita tayo muli next week dito pa rin kung saan feel na feel natin ang isa't isa nasaan ka man sa mundo. Ito po ang I Feel You. I feel you.